Magandang gabi, Oriental Mindoro. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Tamar Vision Network, ako po si Mel Francisco at ito ang TVNet Newsline. Ikatatlo sa buwan ng Mayo taong 2021 at sa ulan ng ating mga balita. Community Library inalunsad sa bayan ng Bako. 42.6 degrees Celsius na heat index na itala sa lungsod ng Calapan nakaraang Biyernes. At iba't ibang community pantry sa lalawigan patuloy. Sa detalye ng ating mga balita, inilunsad ang sangriang kabataan ng barangay poblasyon, katuwang ang kabataan kontra drug at terorismo ng Bako, Municipal Police Station ay isang community library na inilaan para sa mga kabataang mahilig magbasa at magkaroon ng mapaglilibangan ngayong panahon ng pandemya. Si Jacqueline Ikal, magbabalita. Sa pangunguna ng sangguniang kabataan ng barangay poblasyon, katuwang ang kabataan kontra droga at terorismo ng Bako Municipal Police Station, inilunsad sa nasabing bayan ang isang community library sa Cafe de Bako noong ikadalawa ng Mayo. Ang naturang proyekto ay inilaan para sa mga kabataang mahiling magbasa o kaya naman ay nagnanais magbasa upang magkaroon ng mapaglilibangan ngayong panahon ng pandemya. Ito ay inisyatibo ng SK Poblasyon at KKDOT na may temang One Book, One Community. Nang buksan ang naturang library, ang mga Bakuwenyo ay maaari nang humiram ng mga aklat sa loob ng isang linggo at kinakailangan na ibalik rin muli ito upang magamit naman ng iba, kapalit pa rin ang bagong libro na nais nilang basahin muli sa community library. Kabilang naman sa nag-donate o nagbigay ng mga libro at babasahin ay nagmula sa mga guro, pribadong individual at paaralan. Dahil ito ay kick-off pa lamang ng naturang proyekto, pinaplano pa ng nasabing samahan at ahensya ang opisyal na pagbubukas ng library kasama mga lokal na pamahalaan at mga paaralan. Samantala, nananawagan naman ang grupo ng mga kabataan na sa mga nais pang magbigay ng mga libro na mapaglilibangang basahin ng mga kabataan ay makapag-ugnayan lamang sila sa itinalagang draft of destination at partners upang dito ipadala ang mga aklat. Sa Bayan ng Gloria ay pinagkaloob ng Pamalang Bayan sa paunguna ni Mayor Herman Rodejerio ang insentibo para sa 127 parent leaders ng Pantawid Pamilya Pilipino Program or PORPIS. Magbabalik ulat si Jacqueline Ikal. Nasa 127 parent leader ng Pantawid Pamilya Pilipino Program o PORPIS sa Bayan ng Gloria ang nakatanggap ng 1,500 pisong insentibo mula sa lokal na pamahalaan para sa unang quarter ng taon. Ang naturang cash incentive ay isinakatuparan ng sangguniang bayan dahil sa sipag at tiyaga at malasakit ng mga parent leaders sa kanilang mga miyembro upang maisaayos at matulungan ang kanilang nasasakupan tuwing payout at anumang aktibidad ng PORPIS at ng bayan. Ang inisyatibong ito ay matagal nang isinasagawa ng naturang bayan simula pa noong taong 2020. Sa tulong din ng PORPIS DSWD at MSWD Officer Melo Jean Sadim ay naihahatid nila sa lokal na pamahalaan ang mga magagandang na isasagawa at nagagawa ng mga parent leaders sa kanilang miyembro kaya lalo pang napagtibay ang naturang programa. Samantala, inaasahan na sa susunod na taon ay madadagdagan pa ang insentibong ito at ngayong taon ay mabibigyan rin ang mga ito ng 4,000 pisong budget upang magkaroon ng pambili ng mga materyales ang mga parent leader para sa pagsasaayos ng kanilang tahanan. Sinisikap ng punong bayan na dapat ay mailagay sa tamang alokasyon ang budget kaya hinihiling niya sa mga ito na magbigay ng listahan ang bawat PL ng mga kailangang materyales sa pagpapaayos ng kanilang bahay katumbas lamang ang nabanggit na halaga. Panibagong bloodletting activity ang pinangunahan ni Vice Mayor Eric Castillo sa Bayan ng Bako na naglalayong ipagpatuloy ang advokasya ng pagtulong sa mga nangangailangan ng dugo. Ang detalye sa balitang ito. Muling pinangunahan ni Bako Vice Mayor Eric Castillo ang isang bloodletting activity nito nga 30 ng Abril taong kasalukuyan sa Legislative Building, Poblasyon Bako bilang pagpapatuloy ng advokasya ng pagtulong sa mga nangangailangan ng dugo. Katuwang pa rin sa programa ang Oriental Mindoro Blood Council at naging donors naman ang mga kinatawan mula sa sektor ng edukasyon, mga kabataan, kapulisan, riders clubs, barangay officials, drivers and operators, vendors associations, iba't ibang samahan, sangguniang bayan at marami pang iba. Ayon kay Vice Mayor Castillo, bagamat umiiral pa rin ang pandemya, kailangang ipagpatuloy ang nasimulang advokasya sa pangangalap ng dugo dahil patuloy pa rin dumarami ang mga pasyenteng nangangailangan nito
Ngunit mahigpit nilang sinusunod ang ipinatutupad ng mga pag-iingat laban sa COVID-19 sa pagsasagawa ng blood donation activities. Nagpapasalamat naman ang Vice Alcalde sa mga walang sawang sumusuporta sa bawat bloodletting activities na kanyang inoorganisa. Aniya, sa pagsasama-sama at pagtutulungan, mas maraming buhay ang madurugtungan. At abayan ang iba pang mga balita sa amin pong pagbabalik. I like this feeling, it's so so cool. I'm just here chilling, there's no place I'd rather be. I know this feeling, I feel it too. Like I just wanna jump up, dance and sing with you. You know it's right when it feels this good, and you don't want it to end. Let's get moving, let's get dancing, no more waiting. Alright, let's get the show on. Come on. Can't get any better than this moment right now. It's cool, it's fresh, I know. Wonderful moments with your family and let your holiday be made more special by Panasonic Japan Quality Appliances. My Sophia really loves summertime, but the heat can get unbearable for her. Good thing we have the Samsung Wind-Free Air Conditioner, which cools our home fast and cools comfortably from sunrise to sundown. No sleepless summer nights for my baby. Catch cool comfort fast with a Samsung Wind-Free Air Conditioner. Patuloy pa rin ang diwa ng community pantry sa Lalawigan upang makapaghatid ng libreng pagkain sa mga Mindoreñong nangangailangan. Sa araw ng mga manggagawa, binuksan ng Riders Club, Calapan City ang community pantry sa barangay Mahal na Pangalan. Habang itinayo naman sa bayan ng Rojas ang barangayanihan na ayuda ng Rojas MPS at Tao Gama Fee. Ang kwento ng bayanihan ihahatid sa atin ni Jacqueline Ikal. Patuloy ang diwa ng bayanihan ng community pantry sa Lalawigan upang makapaghatid ng tulong sa mga Mindoreño na higit na nangangailangan. Sa araw ng mga manggagawa or Labor's Day, inulusad ng Riders Club Calapan City ang community pantry sa barangay Mahal na Pangalan, Lungsod ng Calapan. Bit-bit ang kanilang mga lagayan, pinilahan ng mga residente ng naturang lugar ang naturang community pantry. Sa temang takbo kasiya para sa kapwa, nasa mahigit 80 individual ang nakatanggap ng libreng pagkain tulad ng kape, gulay, bigas, tinapay, noodles, tuyo, asukal at iba pang food supplies. Ayon kay Mark Neil Maliorca, auditor ng RCCC, sobrang sayaan nila ng kanilang pakaramdam na nakatulong sila sa kanilang kapwa Kalapeño sa pamamagitan ng ganitong paraan. Pasasalamat rin ang ipinabot ni Konsehal Francis Abe sa lahat ng sumuporta upang maisagawa ang naturang gawain. Makaswerte po namin, so sobrang blessed kasi nakatulong tayo sa kapwa dito sa Barangay Mahal na Pangalan. So yung activity po natin for today is community pantry. So sobrang blessed po talaga kasi napakasarap ng pakaramdam yung makatulong ka sa kapwa, especially po sa mga taga rito sa atin. Maraming salamat din po sa suporta nyo. And stay safe always. God bless po. Kasi yung activity namin ngayon dito
ito ay ito'y bunga ng pagtutulungan ng komunidad at saka ng ilang mga organisasyon na nagbigay ng mga ayuda para maisagawa itong community pantry na ito. Nung una, nagpapasalamat din ako dito sa grupo ng mga riders ng Calapan City at sa mga ibang mga individual at organisasyon na tumulong para maisagawa natin itong mga community pantry na ito. Dito makikita ninyo na talagang yung aking mga kabarangay ay apektado nitong pandemya na to. At sa pamamagitan po nito ay ito ay resulta ng papapakita nila kung gaano kahalaga at yung esensya ng pagmamalasakit. Itong inorganize natin ito ay para lang dito sa ating kabarangay dito sa Malapangalan. Ang plano namin kasi 9:30 mag-umpisa, matatapos ito ng 11:30 magkatato. Kung merong matira o merong pang magbibigay ng mga konting ayuda, tuloy ito hanggang bukas. Samantala, sa bayan ng Rojas, nasa 200 pedicab drivers ang naging benepisyaryo ng barangayanihan ayuda ng Rojas Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Major Geraldine Calusa, Assistant Chief of Police at Taoga Mapi. Ang mga benepisyaryo ay may dalang kani-kaniyang lalagyan upang kumuha ng kanilang pangangailangan sa naturang pantry. Ang barangayanihan ay version ng PNP na kanilang community pantry na matagal na nilang ginagawa upang tulungan ang mga nangangailangan pamilya. Sa pinagsama-samang tulong mula sa ATI Mima Ropa, PNP Officers Ladies Club at ilang mga donors, matagumpay na nais sa katuparan ng community project ng ATI Mima Ropa na ating Pantry on Wheels. Dito, sa halip na nakaistasyon sa isang lugar, umiikot ang naturang community pantry sa Barangay Buhangin at Melgar upang mamahagi ng pagkain at mga vegetable seeds upang makapagsimula rin ang mga ito ng sarili nilang urban garden. Ang detalye ibabahagi ni Joe Marunilla. Sa pagtutulungan ng ATI Mima Ropa at PNP Officers Ladies Club, sinimula noong Webes ang Community Pantry Project na may pangalang Ating Pantry on Wheels. Sa halip na nakaistasyon sa iisang lugar, layunin ng Pantry on Wheels ng ATI Mima Ropa ang umikot sa ibang barangay sa Nauhan kung saan naging paunang benepisyaryo rito ang mga residente mula sa Barangay Buhangin at Melgar ng naturang bayan. Sa pagtutulungan ng ATI Mima Ropa sa pangunguna ni ATI Mima Ropa Center Director Pat Andrew Barrientos at PNP Officers Ladies Club na kinatawanan ni Police Lieutenant Colonel Imelda Tolentino. Matagumpay at maraming mga mamamayan ang nagkaroon ng pagkakataon upang makakuha ng pagkain base sa kanilang pangangailangan. Samantala, ayon kay ATI Mima Ropa Center Director Pat Barrientos, sinusuportahan niya ang mga ganitong uri na aktibidad kung saan inaasahan niyang mas madami pang grupo ang magbibigay ng tulong sa mga mas nangangailangan. Bukod sa mga pagkain na handog ng community pantry, na mahagi rin ng mga vegetable seeds ang naturang tanggapan upang simulan sa community at household level ang pagtatanim. Anila, sa pamamagitan ng urban gardening, magkakaroon ng kakayahan ng bawat pamilya na makapag-produce ng sarili nilang mga gulay at pagkain sa pamamagitan ng pagtatanim sa sarili nilang bakuran. Samantala, pumalo sa 42.6 degrees Celsius ang naitalang heat index sa lungsod ng Calapan base sa datos ng DOST Pag-asa noong Biyernes. Ayon sa naturang ahensya, ang mataas na temperaturang naitala ay maaaring sa magsanhi ng heat stroke. Magbabalik ulat si Joe Marunilla. Pumalo sa 41.9 degrees Celsius ang naitalang heat index sa lungsod ng Calapan noong Biyernes, 30 ng Abril, bandang alas 11 ng umaga at tumaas pa ito sa 42.6 degrees Celsius noong alas 2 ng hapon. Base sa datos ng Pag-asa, nasa orange o danger category ang naturang init ng temperatura na maaring magsanhi ng heat cramps o heat stroke sa mga patuloy na nagsasagawa ng matrabahong gawain sa katanghaliang tapat. Matatandaan na sunod-sunod na rin ang pagkakatala sa matataas na temperatura sa lungsod simula noong mga nagdaang linggo. Dahil sa patuloy na maalinsangan at mainit na temperatura, patuloy na nagbibigay ng paalala para sa publiko para sa pag-iingat at upang maiwasan ang heat stroke. Ayon sa Department of Health, ilan sa mga simptomas ng heat stroke ay ang pagkahilo, panghihina, mataas na temperatura ng katawan at pagkukumbulsyon. Bilang paunang lunas sa mga na-heat stroke, kinakailangan dalhin ito sa malilim na bahagi ng lugar at painumin ng tubig. Anila, ang heat stroke ay isang medical emergency kaya kinakailangan dalhin agad ang mga ito sa ospital. Magbabalik po ang TVNet Newsline makalipas lamang ang ilang paalala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba.
Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Maya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Iniwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Naay sa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim at Hiansa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Tumatumaging kabit, supported by the PCTA. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, you should be able to. You learned about the person. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. Ina-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. In chasing my dreams, every day is a race. For every second I dedicate and every effort I put in, I want bigger results to come out. To turn every small step into the biggest achievement. For every little triumph leads me to a brighter future. Whatever your journey, go with our new fuels designed for efficiency. Choose Shell Fuels. Sa pagkapatuloy ng ating mga balita, 150 katutubong mangyana naging benepisyaryo ng outreach program ng 203rd Infantry Brigade at Grupong Akayin auno ng Mayo. Ang detalye sa ulat na ito. Magkatuwang na naghandog ng tulong ang 203rd Infantry Brigade at Grupong Akayin o Kabataang Ating Yaman, ingatan natin sa mga katutubong mangyana ng Sitio Yugo, Barangay Conrazon sa bayan ng Bansud, Oriental, Mindoro sa mismong araw ng mga manggagawa auno ng Mayo. Sa ilalim ng temang pagkakaisa, malasakit at pagmamahal at sa ating mga katutubo tungo sa tunay na kapayapaan sa gabay ng Diyos, 500 individual ang naging benepisyaryo ng programa. Bago ito, ayon sa 203rd Infantry Brigade, nagsagawa sila ng Peace Advocacy Symposia sa lugar kung saan nakita rin nila ang kalagayan at pangangailangan ng mga residente dito. Kagad naman tumugon ang Akayin sa hinaino mga katutubo, hindi lamang sa Sitio Yugo kundi maging sa mga kalapit na sitio ng Dayangdang at Avocado. Namahagi sila ng mga laruan, tsinelas, food packs at mga kagamitan pambahay at nagpalaro rin sa mga bata na nagdulot naman ng labis na kasiyahan sa mga ito. Sa huli, taus-pusong pasasalamat ang ipinaabot ni Kapitan Jerome Garcia at mga residente sa kabutihan ng kasundaluhan at ng Akayin. Nagpasalamat naman si 203rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Jose Augusto Villarreal sa grupong Akayin sa pangunan ni Miss Malu Ibaña sa kanilang advokasya na tumulong sa mga nangangailangan, kasunod ang pagkikayat sa mga katutubo na patuloy na suportahan ang mga programa ng pamahalaan. Samantala, arestado ang isang lalaki sa kasong pagtutulak ng droga na kabilang sa listahan ng high-value individual ng Victoria Municipal Drug Enforcement Team. Nakita rin sa pagmamayari ng suspect ang 5 plastic sachets na hinihinalang naglalaman ng droga. Ang ibang detalye sa report ni Joe Maronilio.
Huli ang isang 58 taong gulang na lalaki sa bayan ng Victoria matapos nitong magbenta ng shabu sa isang pusher buyer sa ikinasang by-bust operation ng Victoria Municipal Drug Enforcement Team na pinamumunuan ni Police Major Marfred Dulatre. Ayon sa report, isinagawa ang naturang operasyon sa Barangay Poblacion 3, Victoria, kung saan huli dito ang suspect matapos pagbilhan ng isang small heat sealed plastic sachet na hinihinalang naglalaman ng droga ang pusher buyer na tinangkapa anilang tumaka sa operatiba. Samantala sa pagkapkap sa suspect sa presensya ng barangay officials at media representative, nakita dito ang 5 pang sachet na hinihinalang naglalaman ng shabu na may estimated market value na 6,000 pesos at ang 500 piso na ginamit bilang marked money. Sa kabila nito, todo tanggi ang lalaki sa naturang krimen. Sa huli, nakilala ang suspect na 58 taong gulang, may live-in partner at residente ng Barangay Bethel ng naturang bayan. Ayon pa rin sa report, kabilang ang suspect sa listahan ng high-value individual at kasalukuyang naharap ngayon sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng RA 9165. At maaari nyo rin po kami mapanood sa YouTube. I-type lamang ang Infinite Newsline Visita at i-like rin ang aming Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan, mga balita na kalap ng news and staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments or suggestions, mga balita at impormasyon na nais nyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet Hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Mel Francisco. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.